panabo ng paring pukot. Ikwentong Windang Special. 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 Dalawang magkaibigan ang lumaki sa isang baryo na talamak ang sabong, sina Pedro at Dan. Parang magkadugtong ang bituka ng dalawa at itinuturing nilang parang kapatid ang isa't isa. Kahit sa murang edad ay sumasali na sila sa sabong. Wala naman pakialam ang mga tao roon kung bata ang lumalaban. Basta meron kang manok, pera at parokyano, abay, pwede kang sumabong. Ang kanilang pambatong manok na may lahing Kelso ay pinangalanan nilang Bagwis, hango sa isang pelikula noong 1990 tungkol sa isang bulag na sakristan na nagpapalit anyo bilang isang anghel na takapagtanggol. Maganda ang pinapakita ni Bagwis kada laban at siya ay isa sa paborito ng mga tao. Hanggang isang araw, kinausap ni Dan si Pedro. Luluwas si Dan sa Maynila upang pumasok sa seminaryo at magpari. Ayaw na raw kasi ni Dan ang ganitong estilo ng buhay. Wala namang nagawa si Pedro. Wala naman siya sa posisyon para pigilan ang kaibigan. Naiwan naman si Bagwis sa pangangalaga ni Pedro. Pakiusap ni Dan na huwag na lang ipansabong si Bagwis. Madami na rin kasi siyang pinagdaan ng laban at madami-dami na rin ang kanyang naging pinsala. Para kasing si Bagwis ang naging simbolo at tulay ng kanilang pagkakaibigan. Pumayag naman si Pedro. Nasaksihan niya naman ang paghina ng palo ni Bagwis. Tutal, marami namang naipanalong laban si Bagwis. Ginamit na lang nila itong pambili ng ibang panabong. Lumipas ang ilang taon habang pinapausukan ni Pedro ang kanyang mga manok na panabong sa isang bakanting lote. Mayroon siyang naaninag na taong pamilya. Namamaos sa kakatilao ang may edad ng si Bagwis. Hindi na naibuga ng maayos ni Pedro ang uso ng kanyang sigarilyo. Sabay sambit ng pangalan ng kanyang kaibigan. Dan! Sa sobrang pananabik sa kaibigan, ay niyakap niya ito at nahalikan pa niya sa pisngi. Kapatid, dapat siguro ay magmano ka sa bagong pari ng inyong parokya. Ha? Talaga? Mano po, Father. Iba ka na ngayon. Ibig sabihin madalas na tayo magkakasama. Bakit naman hindi? Basta may libreng oras at alam mo naman ang bawal sa amin, di ba? Ay, oo nga, Padre Dan. Tignan mo itong lote na ito. Napakaraming manok na panabong, di ba? Isa na ako sa pinakamatagumpay na mananabong dito sa baryo natin. Bala ko nga lumaban sa ibang baryo . Parang hindi nagustuhan ni Dan ang kanyang narinig at nakita. Wala pa rin pagbabago si Pedro at ang kanyang mga kababayan. Lalo pang lumala ang kanilang pagkahumaling sa bisyo at sabong. Maiba tayo. Matanda na si Bagwis, pero mukhang matikas pa. Sabay karga at himas sa kanyang dating alaga. Nako! Pasaway nga yan . Kundi lang sa pangako ko sa'yo, matagal na yung naging tinola. Biro lang. Nagtawanan ang dalawa at kalaunan ay nagpaalamanan na. Lingid sa kalaman ni Pedro, ang totoong pakay doon ni Padre Dan ay baguhin ang kanilang munting baryo at ilayo sa mga bisyo at sugal.
Tuwing may misa sa kanilang parokya, laging binabanggit ni Padre Dan ang tungkol sa kasamaang dinudulot ng bisyo at sugal, partikular ang sabong. Nagkakaroon pa madalas si Padre Dan ng mga maliliit na pagpupulong sa mga kabataan at kababaihan na lalong ilayo sa bisyo ang kanilang mga kapamilya, lalo na ang kanilang mga haligi ng tahanan. Dahan-dahan nang naibabaling sa ibang gawain ang mga kabataan. At may mga sabongero naman na natuon na ang pansin sa pagmamanukan at pagbenta ng mga itlog. Simula din nung nagpunta si Padre Dan sa parokya, ay may mga pulis na madalas dumadaan sa kanilang baryo. Hindi ito ikinatuwa ni Pedro. Pumalik ang kanyang itinuturing na kapatid para hadlangan ang mga balak niya. Ang pagmamahal niya kay Dan ay napalitan ng puot. Pamahiin sa mga mananabong ang pakainin ng ostya o banal na tinapay ang mga panabong na manok upang madagdagan ang tsansa nitong manalo sa laban. Dahil pinalitan na ni Padre Dan ang dating pari sa parokya na nagbibigay sa kanila nito, malabo na silang magkaroon nito. Dahil tingin ni Pedro na kailangan na niya ng ostya para sa manok na pambato niya sa laban sa kabilang baryo, pinuntahan niya si Padre Dan. Gabing-gabi na, pero kumatok pa siya sa simbahan. Habang kumakatok siya, ay kusang nagbukas ang pinto. Hindi pala iyon nakakandado. Nakita ni Pedro si Padre Dan na nakatayo sa gitna ng altar at mukhang nagdarasal. Nagsalita si Pedro mula sa pinto ng simbahan. Padre Dan, pwede ba kayong maabala saglit? Kapatid, alam ko ang pakay mo rito. Nakalimutan mo na ba na dati akong mananabong? Pagkasabi niyang iyon, ay pinakita ni Padre Dan ang isang kupitang ostya na kanyang hawak-hawak habang nagdarasal. Padre Dan, aking mahal na kapatid, kahit isa lang, para sa pambato kong manok, kailangan ko lang talaga eh. Pedro, huwag niyong idamay ang sagradong tinapay na ito sa mga kalukuhan niyo. Sinabi ni Padre Dan iyon habang nakaharap kay Pedro. Hindi inaasahan ng dalawa na mayroon pa palang isang tao malapit sa altar. Isang kilalang sabungero sa lugar nila ang nasiraan ng ulo dahil sa kanyang pagkatalo at pag-iwan sa kanya ng kanyang pamilya. May dala siyang isang matulis na itak. Kasabay ng sigaw na iyon, ang pagtaga niya sa walang kamuang-muang na pari. Gumulong ang ulo ni Padre Dan pababa sa gitna ng simbahan at tumambad sa harap ni Pedro ang ulo ng kanyang itinuturing na kapatid.
Pero katakataka, hindi na tinag ang nakatayong katawan ni Padre Dan. Nakatayo pa rin yun habang umaagos ang dugo. Dahil sa pagkataranta, tumakbo ang siraulong sabungero palabas ng simbahan. Samantalang si Pedro ay tulala at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya lang ay biglang gumalaw ang katawan ni Padre Dan. Kumilos ang kamay nito at kumuha ng isang ostya sa kupita. Tapos ay inilagay niya ito sa ibabaw ng madugong pinagpugutan ng kanyang ulo. Naglakad ang katawan ni Padre Dan papunta kay Pedro. Nang nakalapit na ang paring pugot, kinuha niya ang madugong ostya at ito ay pinatong sa palad ni Pedro. Wala pa rin kibo si Pedro. Kusang sumara ang kanyang mga kamao at sa biglang kumpas ng braso ng paring pugot ay bigla siyang tumalsik palabas ng simbahan. Sumarado ang pinto at doon siya nawalan ng malay. Noong nahimasmasan na siya kinaumagahan, dali-dali niyang tinignan ang kanyang palad. Nandoon ang ostyang kulay dugo. Binuksan niya ang pinto, ngunit walang bakas na may nangyari doon kagabi. Naisip ni Pedro na marahil kahit sa huling sandali, ay inisip pa rin siya ni Padre Dan at ang kanyang kapakanan bilang mananabong. Imbis na magmukmok, humango siya papunta sa lote kung saan ang mga manok niya. Palapit na siya sa pambato niyang manok nang biglang nakalpas si Bagwis. Dumaan ito sa paanan niya. Ha? Anak ng... At dahil dito, nadapa si Pedro at nabitawan niya ang ostya. Ha? Nakita ni Bagwis ang ostya at mabilis niyang kinain ito, sabay takbo at talon sa kabilang bakura. Pesti kang laos na tandang ka! Sana matagal na kitang ginawang tinola! Dahil sa pagod, kakahanap kay Bagwis at dahil hindi rin mapakali ang kanyang isipan sa dami ng mga naganap sa kanya noong nakaraang araw, pinili na lang ni Pedro na magpahinga at matulog. Biglang nagising si Pedro ng madaling araw dahil sa ingay ng mga manok. Bumangon siya at dali-dali niyang pinuntahan ang pinagmumula ng ingay. Huli na ang lahat. Nakita niyang patay at lasog-lasog ang katawan ng kanyang mga panabong na manok. Para silang kinain ng isang mabangis na hayop. Nanlumo si Pedro. Nang bigla niya natanaw sa di kalayuan ang isang manok na pamilyar sa kanya. Nakita niyang punong-puno ito ng dugo at may nakakabit na tari sa kanyang paa. Bagwis? Ikaw ba yan? Ara kang bumalik sa pagkabata ah. Ang astig mo.
tinalo mo lahat ng panlabang kong manok. Imbes na malungkot, ay natuwa pa si Pedro. Maingat siyang lumapit. Hindi naman pumalag si Baguiz. Malamang, ito na ang epekto ng ostya ni Padre Dan. Salamat kapatid. Dahil sa bangis mo, ipupusta ko sa laban mo ang lahat ng pag-aari ko. Bet pati pamato at pananggulo. Ikaw na ngayon si Balawiz. Hango naman ang pangalang ito sa pelikula noong 1996 tungkol sa isang mabangis na halimaw ng World War II. Dumating na ang oras ng laban ni Balawiz. Kitang-kita ang kumpiyansa kay Pedro at sa mga kapartido nito. Halos lahat ng kanilang mga kabaryo, pati na ang ibang dayo, ay pumusta rin kay Balawiz. Itsura pa lang kasi ni Balawiz ay yamado na. Kahit wala pa siyang naitalang opisyal na laban, ay naging mainit ang pagtanggap sa kanya. Pinagsabong na ang dalawang manok. Mukhang matapang sila pareho. Panay ang kahid nila sa lupa bago sila binitawan. Lahat ay nagulat sa kakaibang pangyayari. Biglang huminto sa paggalaw si Balawiz at tumigil sa gitna ng sabungan. Lahat ay sinisigaw na ang pangalan ni Balawiz. Ngunit siya ay nakatigil lang. Biglang natulala din si Pedro at bumalik sa isip niya kung paano ang pagkakatayo ni Padre Dan sa harap ng altar. Sumugod ang kalabang manok at walang kalabang-labang tumagos ang tari nito sa leeg ni Balawiz. Tumalsik ang ulo nito sa harapan ni Pedro habang ang katawan naman nito ay naglakad papalapit sa kanya. Diniklara agad na talo si Balawiz. Naalala naman ni Pedro ang pangyayari kay Padre Dan. Pero imbis na makonsensya, nagalit pa ito. Sumigaw siya habang nakaharap sa katawan ni Balawiz. Eto ba? Eto ba ang ganti mo sa akin, Dan? Wala kang kwenta. Mangiiwan ka. Sabi mo, magkasama tayo sa lahat ng bagay. Mahal kita. Higit pa sa pagiging kaibigan. At nakuha mo pang magpari? Napakamanhid mo, Dan. Napakamanhid mo, Dan. Nagtaka ang mga tao sa mga pinagsasabi ni Pedro. Pero hindi nila masyadong inintindi yun. Lahat kasi ay malungkot sa resulta ng laban.
Nabilis na sinunggap ni Pedro sa leeg si Balawis habang tumatakbo pauwi sa bahay nila. Matutuloy na ang pagtinola ko sa iyong hayop ka. Pareho kayo ng amo mo. Mangiiwan sa ere. Tinaya ko sa inyong lahat. Wala akong tinira para sa sarili ko. O diba? Nakakaputang ina. Nakarating na sila sa bakanteng lote. Sa sobrang sabik ni Pedro kanina sa laban, ay nakalimutan na niyang dispatsyahin ang mga patay na manok. Bumaho ang paligid. Pero sa sobrang galit niya, hindi niya na iyon napansin. Nilapag niya ang katawan ni Balawis sa sangkalan. Kumuha ng kutsilyo para ipanghiwa sa manok. Laking gulat niya nang bumangon ulit ang katawan ni Balawis. Dahil nakakabit pa rin ang matulis na tari sa paa niya, mabilis niyang naitarak ito sa leeg ni Pedro. Ha! Siya ay natumba. Doon na siya tuluyang napugutan ng ulo ni Balawis. Sa lugar na iyon, biglang lumabas mula sa kawalan ang paring pugot. Dinampot niya ang ulo ng kaibigan at ipinatong sa kanyang madugong leeg. Pedro, hindi ako manihid. Kaya nga ako na ang lumayo. Inaasahan ko na baka magbago ang damdamin mo. Lalo kang nalulong sa sugal dahil sa pangungulila mo. Habang nagsisermon ako, kita ko pa rin ang ningning sa mga mata mo. Ngunit talagang nilamon ka na ng sugal. At handa mong ipapatay ang tinuturing mong kapatid at minamahal. May nagsabi na sa akin kung ano ang balak mo nung gabing yun. Kaya naman hinarap ko na lang kung ano man ang sasapitin ko. At pinasadyos ko na lang ang lahat. Ngayon, tayo ay iisa na. At wala nang makakapaghiwalay pa sa atin. Salamat Pagwis, aking tapat na alaga. Ikaw talaga ang tunay na tulay naming dalawa.